Viewers na ako, dalawa na. Hi Tess! Kumusta na? Hi, ano? Nanay ni Tarabi! Asawa ni Gomes, kumusta? Hi, bakit? Ang kasamahan kong SL ko rin, ikaw SL, Josephine Rosal from IBA. Thank you for watching. Wait lang tayo ng konti, mag-ipon lang muna tayo ng kunting ano, viewers. Pa-share na lang po. Para marami tayong viewers. Tess, balik Avon ka na. A brighter future awaits us. Each day we're stronger, our lives are better. We are ahead of everyone. We are first in line. We will always shine. Always shine. We have always been at the top. We'll still reach new heights and we won't stop. Pa-share na lang po. Share na lang natin. Hello, Miss Jo. Thank you for watching. You first, we are with you.
future awaits us. Each day we're stronger, our lives are better. We are ahead of everyone. We are first in line. We will always shine. Always shine. We have always been at the top. We'll still reach new heights and we won't stop. We share love and beauty. You first, that is what we do. With Avon, we put you first. We are with you. Always on top of the world. 40 years strong, this is where we belong. We'll still reach new heights. We are number one, and we have just 5 minutes na lang po bago mag-umpisa na lang tayo. Antay-antay lang muna tayo ng viewers. Ah, sige na, mag-start na tayo. Kumusta na po kayo lahat? Sana nasa mabuti tayo lahat ng kalagayan. Bagamat nasa pandemic pa rin tayo ngayon, hindi pa rin tayo bumabalik sa normal. Andito na naman po ako para i-share po yung aking naging karanasan bilang isang nung una Avon franchise dealer hanggang sa naging na-promote ako as an Avon sales leader ng Avon Philippines. Bali itong FB live ko, kung hindi ako nagkakamali, pang 7th FB session live ko na po ito. Paulit-ulit ko pong siguro napupunaan nyo itong live na ito sa bilang Avon sales leader. Eh, paulit-ulit po namin to inilalunch ang pagiging isang partner kami ng Avon business. Siguro matutuwa kayo ngayon dahil marami akong i-discuss tungkol sa pagkakaroon ng extra income kahit nandito tayo sa loob ng bahay. Ano nga ba ang naging objectives ng Avon kaya lagi namin ginagawa ito? Upang matulungan namin yung mga walang hanap buhay, yung gustong magkaroon ng extra cash or extra income. Kaya andito po ang Avon na tumutulong po sa atin. Paano nga ba? Ano nga ba talaga ang Avon sa atin? Ang Avon ay isa sa pinaka pinakamalaking company ng direct selling sa buong mundo. Kaya ako,
I am very proud to be an Avon business partner. At naging bahagi ako sa Avon Philippines. Kaya po ako nandirito. Yun nga, parang i-share ko sa inyo itong Avon business na ito. Inuulit ko po yung nakaraang live ko, lagi ko pong inuulit kung paano po ang magiging isang Avon franchise dealer at paano rin po magkaroon ng isang business. Madali lang po. Magiging Avon franchise dealer ka pag may requirements ka, kahit isang ID lang. Ano ba yung mga klaseng ID na yon para maging isang Avon franchise dealer? Government issued ID, gaya ng voters ID, SSID, PhilHealth, driver's license, and professional license. Yun po. Pero kung may ID po kayong SS humid ID lang, dual identification na po yun. Ando na po yung proof of residence nyo po. Kasama na po yun. Pag driver's license, dual din po yun. Pwede na po kayong pumasok ng isang Avon franchise dealer. Meron din pong in-launch ng Avon tungkol doon po sa online registration. Yun lang po. Ang kailangan din po yun, kahit isang valid ID at saka doon ka nakatira, okay na rin po yun. Yung online registration po yun, para doon po sa mga hindi nakakapunta sa branch nila. At pwede rin to kahit anong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede pong mag-online registration sa Avon po. Paano po ang kitaan ng Avon? Kaya ito nga po, nandito po ako ngayon kasi may bagong nilaunch ng Avon na bagong scheme kung paano po ang kitaan dito. Kaya matutuwa kayo nang malaman ninyo po ang malaking kita at magkakaroon po tayo ng maraming pera, extra cash or extra income. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-registered ng Avon, pakinggan nyo muna po itong sasabihin ko. Saan na ba? Para mainggan nyo po kayo. Ang dati pong discount rate ng Avon, ang current na ginagamit ngayon, since na magmula nung pumasok ako ng Avon, dati less 25%, yun yung basic discount. And then magkakaroon ka ng another discount, 5% to 22.5%. Almost na sa 47% or 50% ang kikitain natin. Pero ngayon tong bago, mas pinalaki po ang Avon. Ito po yung tinatawag po na AREP. Ang ibig sabihin ng AREP, Avon Representative Earning Plans. Sabi nga niya. Pasensya na po kayo, wala pa kasi akong laptop, pinagawa pa lang eh. Kaya ito lang muna, bali verbalan lang muna tayo ngayon. Pero mas mauunawaan nyo naman po kung paano ko po i-discuss. Ang sabi nga niya,
4 franchise dealer. Ito yung Avon representative earning plan. Sabi nga, Avon remains committed to find ways to protect the earning of our representatives. Provide opportunities to excite their Avon business, sustainable and up to date. Ayun nga. Ang AREP ay ano lang, mayroon siyang terms and condition. Simple lang po. Ang ibig sabihin po ng simple, madali po itong maunawahan ng lahat ng Avon representative or mga Avon franchise dealer. Productivity, ito yung maiinggan nyo kayo mag-PO. Tuloy-tuloy ang pag-asenso ng Avon negosyo natin. Ito nga po yung current old computation ng dating scheme ng kitaan sa Avon. Nung una, ito ngayon, 5-step computation ng una. Discount earned are not given of the same month. Basic discount rate is discountable sales. Kaya, ang kitaan dati nun, ililis muna yung 25%. Halimbawa, yung presyo ng brochure, ililis muna yung 25%. At meron pa yung bracket, pag naka 1,000 ka, doon lang tayo magkakaroon ng rebates. At saka, dati nakahiwalay yung rebates ng CFT, yun yung tinatawag na duty ngayon. Yung non-CFT, iba rin yung rebates nun. Kaya hanggat hindi mo nare-reach yung ibinigay na target ng ipi-PO mo sa loob ng isang buwan or single PO mo, hindi ka magkakaroon ng rebates. Kaya nung una, halimbawa, nakapag-order ka ng 5,000, less 25%, and then yung magiging less 25% niya, doon lang itatimes ng rebates, yung 5%. Pero ngayon, yung AREP, yung inilunch ng Avon ngayon, one-step computation na lang. Ito yung tinatawag na discount earned are given on the same month. Basis of discount rate is brochure price sales. Kaya dumidepende tayo ngayon sa brochure price sales. One combined discount table for price sales. Ito po yung ano, ito po yung discount rate ng AREP ngayon na bali mag-i-start po tayo ng November 2. Bali ang discount, FD discount rate, 25%. Sa combined beauty and beauty plus brochure price sales, minimum 1 peso to 1,999.99, nasa 25% tayo. Pag 2,000, ang minimum purchase mo, brochure price sales yun ha, hindi naka-discount pa yung 25% doon. 2,000 to 7,499.99, nasa 28% ang kita natin doon. Pag umabot naman ng 7,500 to 12,999.99, bali ang magiging discount rate mo doon is 32%. Sa 13,000 na purchase mo to 39,999.99, ang magiging discount rate mo doon is 35%. Diba ang laki? For Beauty Plus. Ang ibig sabihin ng Beauty Plus, ito yung mga kagaya ng mga bra, brief, panty, mga home nutrition, ano, yung mga gamit sa bahay, mga jewelries. Yun po yung mga non-CFT products at saka yung mga nutrition na kagaya sa mga vitamins, yun yung mga Beauty Plus na tinatawag. Ano nga ba naman po yung beauty? Yung beauty po, yun po yung mga fragrances, mga herbal care, mga lotion, mga shampoo. Yun po yung mga CFT at saka yung mga
mga makeup. Yun po yung mga tinatawag na CFT. Kaya pag beauty, yung order mo ay umabot ng 40,000 and above, nasa 40% po ang magiging FD discount rate mo. Yun yung kita mo. Pag ang beauty plus naman at umabot ng 40,000 and above, ang magiging discount rate mo is 35%. Ayan po. Madali na lang po natin maintindihan kung paano po yung magiging computation po ito. Unlike nung mga itong current, yung iba, marami nagtatanong sa akin kung paano yung mag-list ng rebates. Kaya inisa-isa ko pong tinuturuan po yung mga franchise dealer ko dahil hindi nga nila alam. Pero ito, madali na lang po maintindihan. Dali. Ano nga ba yung ito nga yung sinasabi ko nga, yung Convine Beauty and Beauty Plus Sales. Ito yung mga brochure sales of beauty and beauty categories will be merged in one brochure sales. Not included in the computation are on the trade beauty plus and non-Avon premium items. Ano bang ang FD discount na tinatawag? Ang FD discount is the discount earned by the FD based on cumulative brochure sales for the month and applied directly to the brochure price. Ano nga ba yung tinatawag na progressive discount? Ang progressive discount po is the FD discount based on cumulative brochure sales for the month. Ang inherited discount is the highest FD discount rate from the previous month applied to all sales purchases made in the current month. Kaya i-discuss ko po ito mamaya. Inaano ko lang po kung ano po yung mga definition po itong mga ito. Ang brochure price sales is the price of the products in reflected and published in the brochure and flyers and other Avon sailing vehicle. ARIF computation, ito na po. Kaya napakadali lang po yung ano niya. Napakasimple lang po. Ang bagong discount rate ay base po sa combined brochure price sales ng beauty and beauty plus. Ito po siya. Brochure price sales times FD discount, yun yung magiging FD earnings mo. Halimbawa, $399 yung nasa brochure yung order mo. Halimbawa, i-times mo lang sa kung i-times mo lang po kasi nandito naman lagi yung table kasi may table scheme na ano na brochure. I-times mo lang siya ng 25%. Yun po yung magiging kita mo. May almost ano 99.25, almost 100 na rin yung kita mo sa isang product. Ito po, example. Halimbawa, nag-PO ka ngayon tong buwan na to. Halimbawa, November po ngayon. Ang PO mo sa beauty, 800 pesos. Ang purchase mo naman sa beauty plus, 400. Kaya, 800 plus 400, magplaplasin mo lang yon, magiging 1,200 yung total PO mo. Itatayos mo siya ng 25%. Magkano yung kita mo sa 1,200 times 25%? Almost 300 pesos ang kita mo. Bumalik ka. Kahit anong oras ka bumalik. Halimbawa, nag-PO ka ngayon, bumalik ka ulit bukas. Yun yung tinatawag na second invoice mo. Nag-PO ka ulit ng 800 pesos sa beauty plus 400 din ulit sa beauty 400 ang PO mo sa beauty plus, yun nga yung 1,000 to. Magkano yung ano mo? Dahil nag-PO ka na nung una. Halimbawa, nag-PO ka nung una, 800 nga pala. Plus 500 yung PO mo ng beauty plus.
800 plus 500, 1,300 ang total purchase mo. 1,300 times 25% na piniyo mo, mayroon ka ng 325 pesos na kita. Bumalik ka ng kinabukasan, or the other week, bumalik ka, nag-PO ka ng 800 sa beauty, plus 400 sa beauty plus. 1,200 yung na-purchase mo na naman. Kaya, pagplaplasin mo yung first PO mo ng 1,300 plus 1,200 yung second PO mo, saan ba naka-bracket yung 2,500? Andito po, yung 2,500 po, nasa 28% tayo kasi 2,000 to 7,499.99, nasa 28% po yung FD discount bracket niya. Kaya yung 2,500 times 28%, lumaki ang kita mo, 336 pesos. Kaya bali ang pagplaplasin mo yung kita mo ng first invoice mo at saka second invoice mo, 336 plus 325, total of 661 FD earnings mo. Kaya yung nakuha mo ng total purchase mo, 2,500 lahat, imaminus mo yung 661 na kinita mo, 1,839 pesos na lang yung i-remit mo sa Avon. Yun yung magiging bayad mo. Diba? Ang laki. Kaya mas madali po natin maiintindihan ngayon kung paano natin makompute ang ating kita. Paano kung umabot ang pinakamataas na discount rate? Tanong. Paano ito makukompute sa unang invoice? Kunin ang total brochure price sales ng beauty plus and beauty plus. Tapos, titignan ko yung A-rate table. Yan po. Sa pangalawang invoice, kunin ang total brochure price sales ng at i-add ang purchase mula sa unang invoice. Ito po yung ano niya, yung in-example ko kanina. Ang total sales na ito ay tatawaging MTD sales. Ano ba yung MTD? Yun yung tinatawag na month-to-date sales. Yun po, yung MTD. At kung ito ay umabot sa maximum combined sales, ang pinakamataas na discount ang ia-apply sa beauty plus beauty plus. Multiply the discount rate is the total brochure price sales ng beauty plus and beauty plus. Example po, sa first invoice mo, nag-PO ka ng 25,000. Ito po. And then, 25,000 sa beauty plus, ay sa beauty, nag-PO ka uli ng 12,000. Pagplaplasin mo siya, magiging 37,000 yung total purchase mo. It depends yun sa brochure prices. Yun yun, yung 37,000. Saan ba naka-bracket yung 37,000? Ito po siya. 13,000 to 39,904.99, nasa 35% po yung discount rate natin. Kaya 37,000 times 35%, ang discount mo doon, ang kinita mo sa ibinenta mo, sa na-PO mong 37,000, 12,950. Bumalik ka ulit, second invoice, 4,000 ang piniyo mo sa beauty, plus beauty plus 3,000. Bakit biglang bumaba? 7,000 yung total PO mo sa second invoice mo. Ita times mo siya ng 40%. Kasi umabot ka na ng 40,000 and above, 37,000 plus 7,000, kaya naging nasa 40% na yung discount rate niya. Kaya yung 7,000 na na-PO mo, times 40%, 1,600 yung magiging FD earnings mo. Ayun yun. Second invoice mo, bumalik ka ulit nag-PO. Yun nga, yung 4,000. Kaya plus 3,000, 7,000, 40% yun. Kaya yung magiging tubo mo doon,
pagpaplasin mo yung tinubo mo ng first invoice, 12,950 plus 1,006. Tapos yung ano, plus 1,050. Saan ba nakita itong 1,050 na to? Ayun, yung 3,000 times 35%, yun yung 1,050. Kaya pagplasin mo yung kinita mo, 12,950, first invoice, second invoice, 1,006, plus yung 35% sa 3,000, 1,050, kaya almost 15,600 po yung kinita mo sa pinurchase mo na 44,000. Kaya ang kita mo nasa 15,600 po. Kaya 44,000 minus 15,600, bali ang babayaran mo na lang sa Avon is 28,450. Paano po makukumpute ng inherited discount? Ito po yung sinasabing inherited discount. Ito yung is the highest FD discount rate from previous month applied to all sales purchases made in one month. Halimbawa, yun nga, na kapag PO ka ng halimbawa itong November, tapos bumalik ka ng second month, kung ano yung iniwanan mong bracket na discount rate mo, yun po yung i-apply for the second month mo po. Paano po mag-compute ng inherited discount? Sabi nga niya, example, first month, ang PO mo is 3,200 ng beauty plus beauty plus 1,400, kaya total purchase mo is 4,600. Ngayon, magkano yung 4,600 times 28%? 1,288 yung magiging FD earnings mo. Bumalik ka, second invoice, 2,100. Yan yung first month mo, ha? 2,100 plus 900 yung beauty plus na purchase mo, equivalent ng 3,000. Kaya, ang total PO mo sa loob lang ng isang buwan, 7,650. Ayun po. Sa 7,600, itatimes mo siya ng, ano ba to? 4,600 times 28, 1,288 po yung FD discount. Sa 3,000 naman na PO mo sa second invoice, 3,000 times 32%, 960. Ito siya. 960. Kaya, bali ang kita mo, 1,288 plus 960, yun po yung magiging kita mo. Pagtasin na lang po. Sa month naman, bumalik ka, first invoice, 2,000 lang yung PO mo sa beauty plus 1,000 sa beauty plus 3,500 ang total purchase mo. Times 28%, kaya ang kita mo, 1,120. Sa second invoice naman, 3,000 ang piniyo mo sa beauty plus 1,500 sa beauty plus 5,000 ang total purchase mo. Pag a-addin mo po yung 3,500 plus 5,000 yung PO mo ng first invoice at saka second invoice, kaya magiging 8,500. Titignan po lagi natin yung ERP table natin, times 32% siya, kaya 8,500 times 32%, 1,006 po yung kita mo. Kaya ang kita mo sa first invoice mo at saka second invoice mo, 1,120 plus 1,600, 2,720 ang FD earnings mo. Yun po. Kaya kung magkano yung kinita mo plus kung magkano yung total purchase mo, imaminus lang po natin doon yung FD earnings mo, tapos yung pinalalabasan nyo yung total, yun po yung magiging babayaran nyo po sa Avon. Month 3. Bumalik ka ng month 3. Ito yung na-achieve na discount rate mo sa unang invoice ay mas mataas kaysa sa inherited discount. Anong discount ang gagamitin na i-apply? Sabi nga niya. Ito yung third month. First invoice, 4,500 sa beauty.
example lang po to. Tapos plus 3,000 sa Beauty Plus, 7,500 ang total purchase mo. Times 32% siya. Kaya ang kita mo, 2,400. Sa second invoice mo naman, 3,500 yung na PO mo, plus 2,900 sa Beauty Plus, equivalent, 6,400 total purchase mo. Kaya 3,900, ay ano, pagpatasin mo siya, yung 7,500 plus 6,400 na na-PO mo sa second invoice, 13,900 ang total purchase siya, itatayos mo po siya ng 35%. Kasi yung 13,900, nandun po sa bracket po na 35%. Sa PO mo na 13,000 to 39,999.99, kaya nasa 35% po yung bracket. Kaya magkano yung kinita mo sa first invoice mo, 2,400, plus yung second invoice mo, dahil bumalik ka nag-PO, 2,240, kaya bali ang kita mo sa 13,900 na pinurchase mo, 4,840 pesos po. Kaya ang laki po ng kita mo po dito. Sabi nga, where will be the basic discount of 25% be applied? Sabi nga niya. Ano nga ba yung 25% be applied? Ito yung... This is the 25% basic discount is already included in the FD discount, sabi nga niya. Ang inherited discount ba ang magpapatuloy kung magpapalit po ba ng taon? For example po, December 2020 to January 2021, ang tanong nga dito kung magpapatuloy pa rin po ba ang inherited discount. Kaya nga kung yung November na ano mo, yung naistapan mong discount rate mo, sa second month mo, kung ano yung in-apply mo dun na discount mo, i-apply mo po sa second month po. Kaya oo, nagpapatuloy po ang inherited discount monthly buwan-buwan kahit tatawid na tayo ng taon, sabi nga niya. Ang tanong ng isang ano, mayroon akong inherited discount from the previous month, sabi niya. My first invoice achieve a higher discount rate, anong current ang maia-apply sa akin? Ang discount rate na ma-apply ay ang yung mataas na rate. Yun na yung sinabi ko kanina. Ang tanong ulit, paano kung ma-pass due at mabayaran ko rin within the month? Basta na-settle ang full amount with corresponding admin charge within the month, hindi mawawala ang mga FD discount mo. Kaya pag nag-purchase na tayo, hindi naman natin maiwasan na hindi ma-pass due, kailangan within the month bayaran mo para yung nananatiling discount rate mo na iniwanan mo ay yung pa rin po at hindi rin nawawala po ang discount rate mo. E maintain lang po natin ang pag-PO kung gusto natin maabot yung minimum na 40%. Napakaganda po, ang laki po ng kitaan po, halos kalahati po. Maiinggan nyo po tayo mag-PO. Kaya lang, depende na lang po sa pag-PO natin. Kung ano talaga yung order, yun na lang po natin ang ilabas natin at iwasan po natin mag-stocks. Okay lang na mag-stocks natin at kung alam natin yung mga taste ng customer natin, okay, go! Pwede tayong mag-stock. Dahil ako, nag-i-stock ako dahil alam ko na po yung charisma ng mga customer ko kung ano po talaga yung isusunod kong i-deliver sa kanila. Kahit na wala silang sasabihin na gusto ko nung ganito, basta i-push ko sa kanila para wala na silang utang, kukunin po nila dahil alam ko po talaga yung ginagamit araw-araw ng mga customer. Sa tagal ko po nag-iibon po, alam ko na po yung ano nila, yung gusto nila, mapa-makeup, mapa-lotion, mapa-skincare, lahat po, alam ko na po yung taste ng mga customer ko. Ang premium naman, kasi meron tayo sa brochure mga nakalagay na with any purchase within this brochure, sabi nga niyan, meron tayong mabibiling halimbawa, meron tayong premium na wallet, 199 pesos lang. Wala po tayong discount po doon. Hindi po kasama po sa FD discount rate ang mga premium. Yun po, kagaya ng mga umbrella, yung may tie-up purchase, yung mga iba-ibang klase, yun po. Ang tanong po, bakit mataas ang maximum discount ng beauty products?
Kaya mataas po ang maximum discount ng beauty products. Ito po yung mga fragrances, mga lipstick, mga colors, yung tinatawag na colors, yung makeup, mga lotion, mga pabango. Kasi po, ang beauty category ay manufactured po directly po sa Avon, Philippines po. Sa Avon planta po nila. Sila po mismo ang gumagawa yung product na yan. Kaya kalidad po yung ginagawa po ng Avon. Ang Beauty Plus naman, ito po yung produktong ginagawa para sa atin ng ibang manufacturing plants at hindi pag-aari po ng Avon. Mayroon po silang designated na manufacturing plants, mga yon na talagang exclusive lang for Avon, na sila po ang gumagawa kagaya ng mga panty, mga brief, mga product na ano, yun po. Talaga yun yung tinatawag po na Beauty Plus. Kaya yung beauty, yan po talaga, kaya yung beauty na yan ay talagang commonly ginagamit natin yan talaga halos sa araw-araw. Kasi pag wala tayong ginagamit na ganyan, parang hindi tayo kumpleto sa pagiging tao natin. Kung wala tayong pabango, wala tayong lotion, walang makeup. Kaya yun po yung talagang product po ng Avon. Halimbawa po, sa isang lipstick, minsan nag-out of stock ang mga lipstick, mga makeup. Bakit po nag-i-stock? Kasi po, yung product po na ginagawa ng Avon na yan, pag kulang po ng isang ingredients, hindi po nila magagawa po yung lipstick na yon. Ganon din po sa lotion po. Kaya, ganyan po ka-critical po ang products ng Avon. Hindi po basta-basta. Kasi, talagang, lalo ng mga skincare, talagang dermatologist is it yan. May mga scientist tayo na talagang sa buong mundo na mga specialist. Kaya hindi po talaga basta-basta ang product ng Avon. Napakaganda po. Ano po ang basihan ng sales performance para sa Ovation program? Ang sagot, ang basihan ng sales performance para sa Ovation ay ang year-to-date. Ito yung tinatawag na YTD, paid on-time sales. Walang pagbabago sa paraan ng pag-compute. Anong sales requirement ang gagamit para sa mga sales incentives program para sa mga FDs and SLs? Answer po, mula November 1, ito na po yung nilunch ng Avon, yung AirRip. Mula November 1, ang sales requirements na gagamitin para sa mga sales incentive programs ay ang brochure price sales except for the Watch Us Win, kung saan naka-DPS pa din ang sales target. Kaya, ganun din po. Wala rin pong pagbabago. Pagdating po sa mga incentives namin, kagaya sa mga FD, lalo na yung mga humahabol ng incentives po ngayon, yung 3-month target, yung October hanggang, ay September hanggang November. Bali, ang basihan po ng Avon yan, kung ano po yung, ano nila, yung nasa discount rate po sila. Kung halimbawa yung naka-discount na po yung ano po, yung halimbawa 140,000 yung target niya sa loob ng isang buwan, kung ano po yung naka-discounted na YTD sales niya doon, yun po yung susundin po ng computation po sa Avon. Ang tanong, magbabago ba ang itsura ng invoice itong November 1? Yes po, magbabago po ang invoice po natin. May pagkakaiba po sa invoice natin tong current ngayon at saka yung magiging invoice po sa November 1. Yung sa sales invoice number, makikita natin sa taas. Alam naman natin siguro kung anong klase yung invoice. Yun po yung ginagamit na ipinaprocess for transaction. Yung account number po natin, nandoon din po, nakalagay din po yung account number, halimbawa 0084 001 72091, yun po yung account number po na ibinigay ng Avon. FD segment, ano po yung FD segment? Lahat ng FDs ay may assignment, may assigned segment
base po sa monthly average sa loob ng 6 months for CFD DPS. Nagkakaroon po ng segment ang isang franchise dealer kasi nga yung product ng Avon is nasa beauty, doon po sila po nagbabase kung paano po nila binibigyan ng assign segment ang mga franchise dealer. Ano ba yung mga segment ng mga franchise dealer na yon? Meron yung new FD, CD new, movers, high flyers, and PC. Yun po yung mga segment. Kaya yung mga new FD po, yun po yung mga bago pa lang pong nag-i-Avon franchise dealer. Yung CD nyo naman, yun na po yung medyo tumagal lang less than after 4 months hanggang sa goon. And then, kung palaki ng benta mo, yun nga, kinatawag ka ng movers. Movers, high flyers, yun yung bumibinta ka. Yung movers, yun po yung bumibenta ka ng 10,000 sa naka 10,000 ka ng within 6 months. Ganun din po yung high flyer, yung bumibinta rin po na mas mataas pa doon. Kaya yun po yung segment. At tapos hindi rin nawawala doon yung SL name, kung sino po yung naging manager nyo. Halimbawa ako, nandun po yung pangalan ko, Miss Emma Idang, yun po. Brochure price, nakikita din po doon sa invoice. Yung brochure price, kung magkano yung naka-reflect sa brochure, yun po. Yung discount FD, yun po yung nandun po sa taas ng ano. Ito po yun, yung nasa taas. Ayan, yung discount, ayan po yung naka-anong, kung magkano po yung ano nyo, yung less 25% or less 28%, nandun po, naka-discount na rin po. Kaya madali po natin makita. Madali po natin maintindihan. Yung invoice due date naman, ayun, makikita nyo doon kung ano yung invoice due date, yun po yung nakaless na po yung 20, yung discount nyo, nakaless na rin po yung VAT. Ayun po, yun po yung magiging babayaran mo po sa Avon. Lahat naman po, lahat po ng mga businesses, lahat po ng mga supermarkets, hindi po, nandun po talaga, nakakomputed po talaga yung mga VAT. Kung tawagin. Ito po yung nga, yung breakdown ng iyong invoice amount, nandun po yung VATable amount and VAT. Ang VATable amount ay ang halaga kung saan bumabawas ng VAT o value added tax. Ang VAT value added tax naman ay isang tax na ibinabayad ng Avon sa BIR base ng iyong binibili. Lahat po to, nagkakaroon po tayo ng VAT kahit saan. Ito na nga po yung invoice amount, kabuuan ng iyong dapat bayaran sa Avon. Nakabawas na dito lahat ang FD discount. Inherited discount, naka-reflect din dun sa invoice na bago ngayon. Sa November, makikita po natin, nakakompute na po lahat doon. Iyon po yung pinakamataas na discount rate na makukuha mo nung nakaraang buwan. Ginagamit ito sa lahat ng purchases mo ngayong buwan. Kung mas mataas ang discount rate mo na naabot mo sa sales mo sa unang invoice ng buwan, ito agad ang unang gagamitin kaysa sa inherited discount. Diba? Maliwanag po. Ang MTD discount naman, ito yung FD discount na nakuha mo base sa iyong month-to-date purchase, month-to-date, yung mismo yung buong isang buwan na yun, month-to-date, para makita kung tama ang computation ng iyong MTD. Yun yung tinatawag na month-to-date discount. Total brochure prices times FD discount bracket, discount rate. Yung applied discount, nandun, itong binabasa ko na to, ito po yung mga na makikita nyo po sa new invoice po sa November 1. Ang MTD BPS, month-to-date brochure prices, ay ang total amount of beauty and beauty plus products purchases sa buong buwang kasalukuyan. Kaya pag tinawag ng MTD, yun po yung month-to-date. Halimbawa, October 1 hanggang October 31, yun po yung tinatawag na MTD. Pag tinatawag naman na year-to-date, kung kailan ka na-sign in, halimbawa, na-sign in ka itong October, at makikita mo yung year-to-date mo hanggang December 2020, yun po yung na-purchase mo sa loob ng circle ng taon na yan. Makikita mo rin po doon. Year-to-date brochure price sales,
equals total amount of purchase mo sa tuong taong kasalukuyan. Yun po yun. Ito nga po, kaya nga nilalance na namin tong ERIP na to, yung Avon Representative Earning Plan, yung kitaan po sa Avon, yung pinalaki po ng Avon ng discount rate, ng bracket po natin. Inherited discount will be applied or to be implemented on November 2, 2020. Kasi November 1, wala naman tayong pasok. Pero, good news pa rin po, kung sino man po yung franchise dealer, pakitignan na lang po yung ano nyo, yung bracket nyo po, kung ilan na po yung nabenta nyo, kasi ang nakalagay doon ay nakadiscount na po yung 25% at saka yung rebates. Pero para kasi i-implement na po ng Avon, parang bagong pamasko, itong benta natin ng October, kung ano yung, ano nyo doon, yung MTD discount nyo doon na nakalagay, kung ilan yung total, i-divide nyo lang po ng 0.75 para makuha nyo po siya ng brochure price sales. Kaya pagbalik nyo sa November 2 na mag-PPO kayo, malaki ang benta nyo doon dahil i-divide nyo ng 0.75 kasi less 25% yun, doon mo ita times sa bagong table na binigay na FD discount ng itong ERIP. Kaya napakalaki po. Matutuwa po kayo. Kaya yung mga wala, yung hindi pa nakakaabot ng PO, sundin po natin yung discount rate na para sa November. Pwede na pong gamitin yung October na i-apply po for November 2 itong ERIP po to. So, kung sino bang mo hindi nakakaintindila na pa sa mga franchise dealer ko, wag po kayong mahiyang magtanong sa akin at ipapaliwanag ko po sa inyo ng face to face po. Kaya sabi nga dito, discount will be applied on November 2, 2020 gamit ang iyong October sales performance basis. FD October sales will be converted to brochure price sales BPS to determine the ERIP inherited discount on November. Kaya bongga. Kaya mag-PO na po kayo, lalo na po yung mga hindi pa nakakapag-avail po ng discount bracket, lalo na yung current. Madali lang po kumpyutin yun, i-divide lang nyo po ng 0.75. Tapos saka po itatimes kung ilan yung percent na ibinigay po sa ERIP po, ERIP table po. Kaya nga, ngayon pa lang, magplano na po, pakitignan na lang po yung mga invoice nyo, kung ilan na po yung na-PPO nyo. Yan. Ipakita po yung mga brochure natin, kasi nasa October 15 pa lang tayo, aabot pa tayo na hanggang October 31, kaya i-maximize na po natin yung magiging ipupurchase natin. Magbenta na po tayo, bisitahin na po natin yung mga customer natin, i-text natin, okay, i-message natin sa messenger, tapos ipakita na po yung brochure kung ano po yung mga sales na yon na talagang madali pong ibenta. Eh sabi nga niya, plan how much earning you want, sabi niya. Compute brochure price sales you need. Yan. Kaya pag may 5,000 ka na pinio, nasa 28% na kaagad. Dati 25%. Ngayon 28% na lang kaagad yun. 5,000 na napa-order mo sa brochure times 28%, malaki na ang kita mo. Kung ikukumpara mo sa 25%, paano kung madubli pa yung 5,000 na order mo? Kaya yung nasa 10,000, nasa 32% ka na, kaagad. Kaya napakaganda po. Get customer order, share your IMB, post using Avon. On. Yung mga franchise dealer po na dati na po, at saka yung mga new sign-in, yung mga new recruit, mag-registered na po tayo yung Avon On, i-download lang po yung Avon On application. Tapos,
may yung account number nyo, bali yun yung iano mo doon sa information sheet na pipirmahan mo doon pag nag-ano ka ng Avon application. Kaya doon mo siya makikita lahat yung mga pwede mong i-share sa social media habang nag-o-online business ka. Pwede mong ipa-share yun sa mga customers mo, sa mga taga-benta mo. Yun po. Plan your visit to brands or order from Avon AC Avail Great Offers. Pwede ka na rin po mag-order din po doon sa Avon On kasi may doon yung pag-o-orderan mo na lalo na ngayon nagbigay po ng consideration po ng Avon from October 13 to October 31 free delivery po sila. Kaya kailangan ang minimum ng purchase mo is 1,000. Hindi pwede yung maging 900, hindi pwede maging 800, pababa. Minimum 1,000, pataas. I-deliver po ng Avon. Kaya lang, Olongapo area only. Pero dun sa Avon On, kung mag-order ka doon, wala naman pagbabago sa discount rate mo doon. Yun pa rin. Ganun din po yung invoice na matatanggap mo. At taga rito ka lang, na nakakarating ka naman sa brands, pero sa pandemic nga, kahit Castillo's ka, kahit San Marcelino ka, kung talagang mahirap pa rin talaga bumiyahe, pwede na rin po kayo mag-order din po doon. Free delivery din po ng Avon po. Unlike na sasabihin mo dun sa online registration, yung Avon Grow, cash basis po tayo doon. Pero wala pong minimum purchase po doon. Kahit ilan po yung kaya mong i-cash, pwede mo pong orderin. Yun nga lang po, cash basis po tayo. Kaya yung mga gustong mag-online registration, gustong Visayas, Mindanao, makikita nyo po yung link ko sa FB account ko, i-click nyo lang po yun. Pag interested po kayo, i-message nyo lang po ako directly on my FB, my messenger account. Yun po, yung i-assess po ko kayo. Airit, sabi nga, we are Avon, we are ready, watch us win. Diba, napakaganda ng ano ng Avon. Nahuli yata yung papakilala ko kasi itong FB Live ko na to, hindi lang naman dito sa amin ang nakakapanood. Buong Pilipinas po, napapanood po ako. Kaya, kung hindi ko man po na-mention yung mga viewers ko ngayon na nakipag-participate, na makinig sa aking discussion, magpapakilala po ulit ako yung mga hindi pa nakakakilala sa akin. I am Miss Emma Idang from Olongapo Brands, Avon. Isang Avon business partner po ng Avon Philippines po. Kaya napaka-proud ko po na sa edad kong po ito ay napasali ako ng Avon. Kaya hanggang ngayon, kung tatanungin nyo, nasa 63 years old na ako, pero nasa Avon pa rin ako kasi dito ako masaya sa Avon. Kaya kung nandito ako sa bahay, hinahanap ko pa rin yung Avon. Kaya papasalamat din po ako dahil may social media tayo, nakakapag-recruit tayo through online registration, at awa ng Diyos din sa habang nagla-live ako, mayroon din po mapasok po na recruit dahil interesado po sila sa pagiging gusto nila pong kumita. Kaya eto po kami ngayon, halos lahat po kami ng mga SL, mga Avon Sales Leader, halos lahat na yata ng buong Pilipinas ay nagla-live na rin po para po mahikayat po kayo na gusto nyo magkaroon po ng extra income or extra cash. Bagamat alam ko, yung iba may mga trabaho, pero yung iba kahit marami ng pera, bakit gusto pa rin nilang mag-Avon? Yung iba kasi, ang Avon kasi ay
credit, pwedeng utangin. Unlike na magmumul tayo, cash kaagad ang babayaran natin. At saka hindi naman masasayang ang pera natin na ikinakash ng Avon, dahil yun nga, kalidad po yung product po ng Avon, na hindi po tayo magsisisi. Mapabata, mapa-teenager, na mga office worker, talagang hinahanap po nilang Avon. Kaya pag binanggit mo ang Avon, ay, gusto ko yung ganito. May, bili mo ako ng lip balm, gusto ko yun. Kaya kahit mga bata, talaga pong mapapainggan nyo mo po talaga ang tungkol po sa Avon. Kaya ito po ako ngayon. Kung gusto nyong malaman, nag-Avon po ako since 1998 pa po. Naging franchise dealer ako ng almost 8 years, 1998 to 2006. And then 2006, yung manager ko sa mismo sa Avon, hinikayat niya akong maging Avon sales leader, magiging manager. Hindi naman ako nakatanggi, pero nung una, talagang takot din ako na humawak ng tao. Kaya tinanggap ko, kaya magmula 2006 up to the present, Avon sales leader pa rin ako. Medyo tumaas na nga rin ang segment ko, dahil nung una, unit manager lang ako. Sumunod, naging advanced unit manager 1, and then naging advanced unit manager 2 ako. Na sana po, kahit sa itong edad ko po na ito, ay may pagpapatuloy ko pa rin po bilang isang Avon sales leader po. Dahil sa tingin ko naman, medyo smart pa rin ako. Hindi naman ako yung katandaan. Kaya nga lang, tinagmamalaki ko po, ang Avon ay nakakabata po. Kasi kung nandun ka lang sa loob ng bahay, nakaupo ka lang, wala ka namang ginagawa, tatanda ka po. Kaya ako, sabihin na lang lahat, binubuhat ko po yung sarili kong bangko. Ang Avon po, nakakabata, nakakapagpasaya rin po. Kahit na wala ka ng pera, basta masipag ka lang magbenta, magkakaroon ka po ng pera, at mabibili mo po ang gusto mo. Hindi ko na po hinahangad po na mangarap pa na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan. Ang tanging hinihiling ko na lang po, kasi patanda naman na po ako, mga anak ko na lang po at sa mga apo ko. Sila po yung magiging magmamana sa pagiging ibon ko. Kaya ngayon pa lang, tinuturuan ko na lang po yung mga anak ko na halimbawa, knock on wood, mawala na ako sa mundo, sila po pa rin ang magpapatuloy po ng ibon ko. Kaya inuulit ko po, kung sino po yung gustong maging Avon franchise dealer, ang requirements lang po, valid ID and proof of residence. Yung mga nangungupahan po, barangay clearance po kung wala po tayong proof of residence, saka isang valid ID. Pero kung mabait naman po yung may-ari ng bahay na inuupahan nyo, pwede nyo pong hiramin sa kanila po yung ID nila, na magbibigay sila ng authorization na pinapagamit nila yung proof of billing sa inyo po. Doon naman po sa online registration, uulitin ko ulit, Avon Grow, yun po yung nilans ng Avon sa amin, na para makapag-recruit kami ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang valid ID lang po, na talagang yung ID nyo na doon po kayo nakatira. Yun lang po, tinatanggap po doon po yung details na pipil upan nyo po doon sa Avon Grow. I-click nyo lang po yung link ko doon, and then makikita nyo po doon, join my team. Pagka-click nyo doon po doon, nandun po yung pangalan ko, and then meron po yung contact details mo na dapat nyo pong pirmahan. Pero kung hindi nyo alam din po, pwede nyo rin po ako i-message para matuturuan po kayo, para ako na lang po yung mag-send po sa Avon. Yun din po sa traditional na gustong mag-franchise dealer, yung traditional way, yung iba kasi, yung malapit lang, pwede silang pumunta sa branch.
Pero yung medyo malayo, San Marcelino, Castillejos, kaya minsan pag may nag-registered sa akin, nakikipag-coordinate po ako sa staff na yung form ibibigay ko po sa kanila, and then kukunin ko po yung form. At saan, gumagawa ako ng paraan kung saan ko ipapadala yung form, and then ibabalik sa akin. Tapos kukuntakin ko na lang po yung gustong mag-registered. Pwede niyang isend po yung mga requirements niya. And then, kung hindi siya mapicturan, sabi ko, magpicture ka na lang ng sarili mo sa bahay mo, mag-ano ka na lang ng kumot na puti, isabit mo, o kaya kung puti yung dingding nyo, magpalitrato ka na lang po doon ng parang 2x2. And then, isesend mo sa akin para isend. And then, after sinend ko sa staff yung requirements na yon, plus yung registration form, ibibideo call na lang po ng staff yung gustong mag-sign in. Ganun din po, kasi alam naman ng lahat, buong mundo, buong Pilipinas, kaya ginawa po yung Avon na tulungan kami kung paano po yung mag-recruit ng through online, through video call, yun po. Kaya kung sino pang po yung gustong mag-registered, inuulit ko po, text nyo lang po ako o sa Messenger po. Sa next live ko po, magla-live po ulit ako sa October 18 sa Sunday, bali 6 PM po. Bali, may FB live pa ako na 4, October 15 ngayon, October 18, October 25, October 29, and October 31 po. 5 session po yon. Pasensya na po kayo kung paulit-ulit po namin inuulit ang sinasabi namin. Sa gusto lang po namin na makatulong din po sa inyo na magkaroon po ng extra cash ang at extra income po. Ito po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng umaten. Sir Jay, thank you for watching po. Thank you po sa support. Annalyn Obispo, thank you po for watching. Olive Flores, thank you po for watching. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa October 18 po, alas 6 po ng hapon. Maraming salamat. Thank you po, Avon. Thank you po. I love you all. Ingat po kayo. Yung face mask po natin, wag po natin kalimutan isuot pag nagbibiyahe. Magdala po tayo ng alcohol, yung pwede pong maisilid sa bag. Marami po tayong alcohol po sa Avon na kasil po ngayon. Maganda po yun. Sanitizer, ganyan po. Wag po rin kalimutan ang face shield. Pag nagbibiyahe po, kailangan po dala po yung mga working pass, mga travel pass. Yun po. Maraming salamat po ulit. Good morning to all. Thank you po. Avon Olonga po. Avon Philippines. Thank you po lahat. I love you all. Bye-bye.